Ito guys, sa magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo sa M Adriatico Street. At ito po yung harap ng Manila Zoo. At ngayon ay ongoing yung rehabilitation dito sa Manila Zoo, no? Ayan. So ito pala kabayan, so pa ngayon ay nilagyan na nila ng bakod, no? Ayan. So makikita nyo dito sa gilid yung mga concept designs kung ano yung magiging future or ano yung magiging itsura nitong Manila Zoo. Okay, so ngayon at ito yung project na redevelopment of Manila Zoo. Yan, kung natandaan nyo guys, sinerado ito dati sa administrasyon ni former Mayor Erap Estrada kasi nga nagkaroon ng drainage problem dito, lalo na sa estero, no? Kung saan ay natag ng DNR na major pollutant na yung Manila Bay. Yan. Yung previous administrasyon kasi dito kabayan, no? Yung Manila Zoo ay nagdadump sila ng mga untreated sewage sa estero di San Antonio Abad. Ayan, kasi nung panahon na yun, wala pa silang sewage treatment plant. So ngayon, itong bagong administrasyon, nakapag-build na ng sewage treatment plant. At ang gagawad ni sila ng materials recovery facility at bagong veterani hospital. Ayan. So ang construction nito, magkakaroon din ng new habitats para sa animals, gardens, public toilets, museum, restaurant at panibagong parking area. Ayan. So ikutin natin ito guys kasi meron silang concept design dito sa along M Adriatico Street at Quirino Avenue. So ito guys, ito yung pinaka entrance na parking area ng Manila Zoo. Ayan. So pagpasok nyo, ito yung magiging bagong itsura ng Manila Zoo, kabayan. So ito guys, ito po yung M Adriatico Street kung saan ay corner Quirino Avenue. Ito naman yung Children's Park sa harap ng Manila Zoo. Yan. Bagong rehabilitation din itong lugar na to. Kaya lang sa ngayon ay sarado pa siya. Yan. So ito yung pinaka-entrance ng Manila Zoo. At ito rin, Habitat A, Mali and Hippotamus. Ito yung overall progress sila. So dito sa labas, may kita nyo yung mga bagong pictures para sa redevelopment ng Manila Zoo. Ito guys, papunta ito ng Ross Boulevard sa may Manila Zoo. At kung makikita nyo dito sa area, malinis na siya, wala ng mga street dwellers dito sa plant box ng mga puno. Yes. So meron na tayong pond dito, kumbaga concept kung ano yung magiging Manila Zoo pakatapos yung ma-redevelop na. Ayan. Okay, so soon pag nabukas to, magiging panibagong ka na naman to. Tourist attraction, no? Ayan. So ito guys, nasa kuwan pa rin tayo, Adriatico Street. At ito po yung sarap ng Harrison Plaza. Ayan. So ito na siya ngayon yung kabay, no? Nag-close ito last December 31, 2019. Ayan, no? Sarado na siya, oh. So, itong kabayan, Harrison Plaza, shopping mall malapit dito sa Harrison Avenue, corner ng Pablo Ocampo Street. Ayan. So, sa mga bago sa channel natin, kabayan, ito ay binuksan pa nung last 1976 at close sila last December 31, 2019. Ayan. Kasi dito, plano ng SM Prime Holdings ay gagawa sila ng residential building complex kung saan ay meron din siyang shopping center. Yan. So ang tagal na nito, kabayan, no? Itong Harrison Plaza, 1976 pa yan. So itong dati pwesto ito, dati itong cemetery kung saan ay nasira siya nung during World War II. Yan.
So nung 2018 nung SM Prime Holdings nag-finalize sila para bibili nila yung kontrata ng Martel family, yung may-ari ng Harrison Plaza, na kontrata nila sa City Hall para i-redevelop and i-manage nila itong Harrison Plaza. Ayan. So ito mga kabayan, no? Expect tayo ng panibagong mga condominium building dito, no? Complex kung saan meron siyang shopping center or similar sa The Podium. Ayan. So ito ang sitwasyon ngayon ito. Nagsisimula na sila, no? Naglalagay na sila ng mga bako dito. Ito naman sa kabila ka ba? Ito po yung Rizal Memorial Stadium, track and football. So ngayon ang pandemic ay nagpipintura sila dito para magbumukang bago. Ito pala ginawa nilang parking area muna dito sa Mantala. Yung mga parking dito ay meron silang bayad. Yan. Ganda na rin itong Rizal Memorial Stadium. So ito guys, nasa Harrison Plaza na tayo. Yan. Bali sa harap niya pala dati, ito po yung Century Park Hotel. Yan. Ito matagal na rin itong hotel yata, no? Matagal siyang bukas dito. So ito ngayon, yung sa harap ng former Harrison Plaza ay ginawa siyang parkingan muna dito. Yan. Sa tabi niya naman, ito po yung SM Hypermarket. So soon, may kita tayo ng residential condo dito. Laki, oh. Yan. So ito yung pinakaharap ng Harrison Plaza. Ito. Pag dinerecho yan, yan na yung Tema Bini Street. Papunta yan ng Roas Boulevard din. Yung malaking building, ito naman yung Concabeno Banco Central. Ito na yung harap ng Concabeno Rizal Memorial Stadium, di ba? So dito, wala pa siyang bagong pintura. Nakikita nyo na luma pa siya dito. Yan. Ito naman yung monument ni Pablo Ocampo. So ngayon, sirado siya. Ito naman yung Ocampo Street. Yan, ha? So pag dinerecho, papunta ito ng Roas Boulevard, kabayan. Yung Rizal Memorial Coliseum. Ayan. So ngayon, sarado itong daanan dito sa portion. No? Itong nakikita nyo namang condo, ito po yung malapit sa Lasal at saka St. Benilde. Ayan. Marami kasi mga estudyante dito. Eh. So ito usually mga nagre-rent dito ng mga condo ay mga empleyado na malapit sa Makati at saka mga estudyante. Yan ang laki ng mga condo. So ito guys, nasa kano tayo, Vito Cruz. Yan, ito po yung Estrada Street, corner ng Taft Avenue. Yan. So mamakita ko muna yung bagong itsura dito. Ito po yung LRT station. Yan, LRT 1. So bagong pintura itong Center Island. Pinulayan siya ng kulay green, no? Yan ang sponsor ng Boysen at saka sa collaboration ng LGU ng Manila. Tapos yung sa gitna naman, ito po yung ads dyan, no? Yan, screen. Okay? Ito naman yung Vito Cruz LRT station. Yung mall na yun po yung University Mall. Yan, maraming estudyante kumakain dyan sa McDonald's yan, no? Ito naman yung De La Salle University. Yan. Nakikita nyo yung malaking building dyan guys. Yan po yung Henry C. Building. Yan. Ito. Ito yung University Mall, kabayan. No? Yan. So usually dito maraming mga kainan dito. Dala ng shawarma. Yan. Ito yung babaan ng LRT Vito Cruz. Dati itong mga business dito, kanyan siya. Puro mga printing, mga for editing. No, itong entrance siya.
Ayun kasi sirado siya dahil walang pasok yung mga estudyante ngayon dito. Pero overall yung iba dito, bukas naman sila. Okay, pagka diniretso, papuntang Buendia na yan.